naman para sa edisyon ng Baka Bulohang Talakayan tungkol sa mga impormasyong dapat niyong malaman. Kaya naman, eto na nga! Bueno. Bueno guys, kamusta naman yung biyahe niyo papunta rito? Ikaw ba, Tristan? Eh, alam mo ba, grabe, nahirapan ako sa biyahe. Alam mo ba, tumirik yung sasakyan ko parang ganito. Gano'n, tumire. Ayun, ito yung rapos ko kanina. Ikaw mayroon. So, nagtulak pa kami ngayon. Oo. Siyempre, naubusan ako ng gas. Naka-white ka pa naman. Oo, buti na nga lang. Fresh ako lagi at medyo maganda ang panahon. So, ayun, buti na lang may malapit na gasolinahan. Ikaw mayroon, ano experience mo? Kailan? Kanina? Traffic! Traffic! Ako kasi sa inyo. Gayahin nyo. Ano? Bakit? Nag-broom mo. Boy! Hindi! Eh, mga ka-friends ka, lalo na isang nanonood sa atin, mga classmates, no? Bago bumiyahe, dapat i-make sure na maayos yung mga sasakyan nyo at yung pagbiyahe papunta dito. Meron kasing checklist yan. Ay! Checklist? Checklist! Pero kung ganun? Meron talaga. O, eto ba, dapat alam mo ang Glow Gadgets Reminder Checklist para masiguradong ligtas ang pagbiyahe, lalo na ngayong undas. Malitin mo, ulitin mo. Kasi sabi niya, Glow Gadgets. Okay. Glow Baguettes yata blow yan. Glow Baguettes. Para malinaw, baka sabihin natin Glow Baguettes. Hindi, kasi iniwatan niya yung baguettes. Ano nga ba yung Glow Baguettes? I-check ang kondisyon ng mga sumusunod. Tristan, tarantan mo. Sige. Baterya. Baterya. Yan. Light. Light. Oil. Oil. Yung tubig. Lalo na yung brakes. Yung air. Tapos air. Yung gasolina nyo. Yung engine. Tapos dapat may tools ka just in case may emergency. At syempre, check yourself. Oy! Pagpaliwanan yung sarili. Parang, check, parang okay ba ako? Ganon. Yeah. Hanga ba ako magmaneho? Ganyan. Blow Baguettes. Kaya pala siya Blow Baguettes. Oo nga. Ayan pala. So, siyempre, tatandaan ko na yung checklist na yan. Sa susunod na pagbiyahe ko, safe na ako. Ano nga tawag sa checklist? Ano tawag sa checklist? Blow Baguettes. Yeah. Blow Baguettes. That's right. It's Blow Baguettes. At kung concern ka tungkol sa inyong safety at para mas ligtas ang inyong undas, pwede po kayong tumawag sa hotline ng Philippine National Police. Ito po, nakikita nyo sa inyong screen. O kaya naman pumunta sa pnp.gov.ph para po sa iba pang mga impormasyon. Ayan po, screenshot yun na. Sama nyo na kami, Tristan. Yay! Ay, nakli! Ano? Oh, bakit? Grabe ang dagsaan ng mga tao ngayon dito sa cemetery. Why? Wow! Yeah. But, you know, I noticed that. Yeah. Pero, di ba nga, ang bilin sa atin, pumunta tayo before after nitong mismong araw ng undas para mas konti ang tao. Mm. Eh, buti na lang, may natatambayan tayo ngayon. Oo, di bale. Since nandito na rin naman tayo, what if magpagabi na lang tayo ng uwi para sulit ang punta natin? Ay, hindi pwede, Mayo. Bakit? Kasi may visiting hours lang sa sementeryo. Hindi ka pwede mag-overnight. Siyempre, di ba, para din sa safety natin yun. At malay mo, may mga... Elements. Elements? Wag na magpagabi. Eh, buti nga ngayong taon, balik operasyon na eh, di ba? Nung nakaraan, sobrang limitado yung pwedeng pumunta sa cemetery. Eh, teka lang. Ano ba yung schedule nila? Ay, schedule ba? Kahit, wait lang ah. Ano ba yun? Ayun. Sabi nga dito, according to ang visiting hours ng mga cementerio sa National Capital Region at iba pang lugar sa Pilipinas ay makikita niyo sa inyong mga screen. Ano ba? Kaya, i-screenshot na nila kasama tayo. Oh, mas may tayo. Ayan. Oo nga, at syempre, bilang isang law-abiding citizen. Yan. Susundin ko yan. Ayan. Thank you, Frances, ha? Oo, ayan. Screenshot. Pero pa nandyan, pati ito. Ay, oo nga. Yung mga sigur. Nakita nyo lang yung crop top. At para naman malaman nyo ang updates at iba pang announcements ngayong undas, makibalita na po sa news.abs-cbn.com. Yan. Yan. At alam nyo ba? Oo.
Ang alam ko, ang hassle lang nga magbiyahe ngayon papunta sa mga papunta rito, papunta doon. Medyo talaga nahihirapan na talaga ako. Medyo naiinis pa ako dahil nagigigil talaga ako araw-araw, every minute. So ayun, ang ginawa ko, nagbenta ako ng kandila. Talaga? Nagbenta ka ng kandila? Bakit nagbenta ng kandila? Wala lang. Sayang racket eh. Ano naman? Pwede naman pala yun. Pwede ba yun yung nagbibenta ng kandila? Ba't ka nagbibenta? Alam mo, ito, gawa-gawa lang to. Sabi niya nga sa akin, ang mahal daw nung benta nung nagtitinda ng kandila, hindi na lang daw siya bibili. Aba. Pero wait, di pwede yan, mahal doon? Ha? Magkano benta mo? Ha? Dapat yung magtataas ng presyo, ha? Hindi daw kasi nagbago ang suggested retail price ng mga kandila, kaya bawal magtaas ng prices. So as of August 12, 2022, ang presyo ng kandila ay dapat lamang maglaro sa 29 pesos and 75 centavos hanggang 177 pesos and 71 centavos. Pero siyempre, depende pa rin yan sa presyo, sa brand, at sukat bilang, siyempre, ano, mga piraso ng kada pakete. Yeah. So, pag may nabalitaan akong nandaraya, okay, re-report ko agad yan sa DTI. DTI representative. Wise ang ating mga consumer. Pati ako, wise ako. Tama. Ito na nga, at kung gusto nyo nga, mga kabranchkada, malaman ang SRP o suggested retail prices ng kandila at ibang commodities, pwede kayong pumunta sa dti.gov.ph o kaya naman ay bumisita sa kanilang social media pages na makikita nyo sa inyong screen. Yeah, no, selfie ulit kayo. Screenshot nila yan. At ito na nga, guys. Meron akong question. What is your question? Gaano mo kadalas bisitahin ang iyong loved one sa cemetery? Uh-huh. Is it weekly? Uh-huh. Is it every month? Uh-huh. Is it pag may occasion? Hindi pa ulit. Matagal-tagal lang hindi. Bakit sa'yo balik bayan na? Ano, gawin na? Dapat next time yung mga gold ka. Ito nga yung mga gold ko. Ayun, wala mga diamante pa. Amoy tito mong galing Amerika. Yeah. Sagot na, mga kabranchkada. Kayo ba? Ako, pag may okasyon ako. Ako, hindi pa ulit. Ako, pag may okasyon. Mm. Ako, pag may okasyon. Okasyon? Yeah. Ito na nga. 3, 2, 1. Hoy! Anong ginagawa nyo? Hindi, bumoto. Hindi, baka busy kasi sila ngayon. Wala silang signal. Nagsisindi ng kandila. Wala silang signal. Nasa dead spot sila ngayon. Ayan, late lang pala. Ayan, pumasok pa. Wow, every month. Dami time, man. Galing, man. Good job. Hoy, eto na nga. Kung meron kayong kailangan ipa-announce, maaari kayong magpadala ng mensahe sa social media pages ng PAI. At mag-email din po kayo sa aming email. Ako, makikita niyo sa inyong mag-email kayo dyan. Mag-tweet, gamitin din ang aming hashtag, Barangay Pai Silo. Yeah. Yan! At kung nais niyong malaman ang latest ganap sa inyong komunidad, tumutok lang di kayo dito sa Eto Na Nga. At handa kami mag-atid ng makabuluhang impormasyon na mahalagang alam niyo rin. At itutuloy pa natin ang ating kwentuhan, mga kabranchkada. Huwag BBTU dahil magbabalik pa ang Eto Na Nga! Tara, dito na muna tayo.